Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. At sa araw na to, sa vlog natin ngayong araw, ngayon na ulit nagbabalik tong Del Talks, kung saan pag-uusapan natin ng isang topic at i-explain ko sa inyo kung ano yung topic na yun. So para sa topic natin ngayong araw, gusto ko lang i-share sa inyo at pag-usapan natin kung paano ba bumili ng second-hand na smartphone, cellphone, at saka kung ano mga pros and cons ng pagbili ng second-hand na smartphone. Bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano nyo makukuha yung smartphone na gusto nyo kahit na second-hand pa to. Okay, sa maiksing history, kukwento ko sa inyo kung paano ba yung pagbili ng second-hand na smartphone o yung mga ginamit na smartphone na binenta ng ibang tao sa isang shop o kaya mga smartphone na gamit na ng ibang tao at bibilhin mo sa kanila personally. Ngayon, sabihin ko lang sa inyo yung experience ko tungkol sa ganitong klase ng pagbili. So, dati, hindi talaga ako marunong sa mga ganitong klase ng transaction. Tapos, nung college ako, doon nagsimula. So, ang una ko atang nabentang gadget ay yung laptop ko na binili ng brand new. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa isip ko na ibenta yung laptop ko at bumili ng tablet. Kasi, IT student kasi ako nung time na yun, pero hindi ko na-realize na mas kailangan ko pala yung laptop kumpara dun sa tablet. Kasi nung time na yun, usong-uso yung tablet, kaya naisip ko, ba't di na lang kaya ako bumili ng tablet instead na laptop? Mas magaan pa. Pero, ang hindi ko naisip, nagko-code pala kami sa IT na course. So, nagkamali ako ng time na yon. At sumunod nun, nagkaroon ako ng mga smartphones. So, nagsimula na siya sa cellphone. Naisip kong magbenta ng smartphone tapos bumili ng ibang model ng smartphone mula dun sa napagbentahan ko. O di kaya nag-trade ako, yung nag-swap. Uso sa atin yung sa Pilipinas, yung makikipag-swap ka sa tao, o kaya isuswap mo sa shop. Kaso, may mga pros and cons syempre. Pag nakipag-swap ka o nakipag-trade ka sa tao, kumpara sa shop. Kasi meron mga mobile phone shop, di ba, physical shop, na tumatanggap sila ng trade-in. Kaso, yun nga, may mga negative effects yun pagdating sa'yo bilang buyer. Nagsimula dun nga ang experience ko sa mga ganito hanggang sa nagpaulit-ulit, tapos hanggang sa ngayon, ginagawa ko pa rin. Hindi ko naman siya masasabing masama hanggat hindi ka siguro natatalo. Kasi may part na matatalo ka rin sa pakikipag-trade-in or pagbili ng second-hand na smartphone kasi minsan hindi mo ma-check lahat ng mga issues tungkol dun sa binili mong smartphone. So, ingat din, yun ang mapapayo ko sa pagbili ng second-hand na smartphone. So, ngayon bibigyan ko kayo ng tips, mga 7 tips lang naman to, konting tips para mag-guide nyo yung sarili nyo at mabaon nyo tong mga tips na to para pag makipag-swap man kayo, makipag-trade, or bumili kayo ng second-hand na smartphone na wise kayo. Malalaman nyo na kung ano yung mga dapat nyo i-check, mga dapat nyo i-consider, mga presyo, mga sa pagdating sa brand, sa specs, ganyan. So, tip number one, ito. Isipin mo kung sa tao ka ba bibili o sa shop. Yan muna yung una mong i-consider. Kunwari, kung sa tao ka bibili, katulad dito sa UAE, meron ditong Dubizzle na parang OLX sa atin sa Pilipinas kung saan ang mga tao pwede sila mag-post ng mga second-hand na gamit nila, gaya nga ng smartphone, pwede furniture, lahat. Pwedeng brand new, pwede rin second-hand. So, kung doon ka titingin ng mga second-hand na smartphones, siguraduhin mo na legit yung seller na bibilhan mo. So, may advantages ang pagbili sa shop at may advantages din ang pagbili sa tao. Unahin natin muna yung sa shop. So, sa shop, kung bibili ka sa isang shop, yung may stall, kunwari sa mall, may mga nagbebenta dyan ng second-hand na smartphones. Ang advantage mo dun, pag may problema yung device mo, pwede mo silang balikan at palitan ng unit yung nabili mong smartphone. Pwede rin na meron silang 7 days warranty or kung ilang days ang pinaprovide nilang warranty para pag may nasihiraman, may nangyari or may nakita kang issue, pwede mong ibalik yon at pwede mong palitan ng ibang smartphone.
Ang alam ko, hindi ka pwedeng mag-refund kasi parang yun naman talagang policy sa karamihan ng mga shops. Hindi ka pwedeng mag-refund ng pera. Pero pwede mong palitan ng same unit or ibang unit yung smartphone mo. Depende kung mag-upgrade ka, papalitan mo ng mas mataas na unit. So magdadagdag ka siguro ng konti man. Or sa lower unit, siguro ibabalik nila yung konting price. Or depende sa policy ng isang shop. Ngayon, yung advantages naman ng pagbili ng smartphone na second hand sa tao ay ito. Kung yung taong pinagbibilhan mo ng second hand ay first owner pa lang nung phone na yun, mabuti yun para sa'yo. Kasi sigurado ka na ikaw lang yung ikalawang gagamit nung smartphone. So meron ding cases na hindi sasabihin sa'yo na marami na palang gumamit nung smartphone bago mo makarating dito sa seller na pinagtatanungan mo. So, tanungin mo na rin yung mga part na yan. Pero ang advantages naman sa pagbili sa tao, yun nga, pwede kang makasigurado na ikaw ang susunod na gagamit ng smartphone. Tsaka pwede kang tumawad sa kanya ng mas malaki. Kumbaga, mas pag-uusapan niyo yung discount. Kasi sa shop, meron silang, may point sila dyan na yung presyo, hindi nila pwedeng babaan sa gantong presyo. Kaya hanggang doon lang talaga yung pwede nilang itawad sa'yo. Pero pagdating sa tao, pwede kang makipag-negotiate kung hanggang saan yung presyo na mapagkakasunduan niyo. Doon naman tayo sa disadvantages pag bumili ka sa tao. Pag sa tao ka bumili, may time din na pwede kang maloko. Kasi hindi mo alam, hindi mo masisigurado kung totoo ba yung sinasabi ng taong pinagbilhan mo. So gaya na nangyari sa akin, nung bumili ako ng, nakipag-trade ako sa isang tao, tapos ang tinrade ko, iPhone 6S Plus na 64GB, tapos nakipag-trade ako sa Android na Samsung S7 Edge. Hindi ko alam kung tama ba talaga yung decision ko, pero nung time na yun, parang medyo may kaba rin kasi nakita ko na talaga na may pink line yung screen. Pero nung unang nakita ko to, wala siyang pink line. Tapos nung na-reformat niya sa harap ko, may lumabas na pink line. Tapos sobrang nag-init siya. Ngayon, binigyan ko siya ng chance na sige, check ko muna sa mga susunod na araw kung mawala yun. Siyempre, sasabihin niya oo, na bibigyan ko niya ng araw at oras para i-check yon, at kung hindi man maayos, ibabalik niya yung phone mo. So, panghahawakan mo yung salita na yun. Pero dahil nga hindi tayo sure sa mga sinasabi ng mga tao, ang nangyari, hindi na siya nag-respond at hindi na niya binalik yung phone ko. Yun. So, sa lahat ng mga nangyari sa akin na makikipag-trade, makikipag-swap, ito yung pinaka-natalo ko kasi hindi ko na siya magamit ngayon kasi sinubukan ko siyang i-repair, isa pang pagkakamali, sinubukan ko siyang i-repair na may nakita ko sa YouTube na pwedeng ayusin yung pink line na yun. Bubuksan mo lang to at lagyan mo lang kung anong isasangat mo doon. Pero ang nangyari, lalo siyang hindi nagbukas, so nasira siya. Hindi ako ganun kagaling pagdating sa pagre-repair. Imbis na maayos ko yung device, nasisira ako lalo. Ngayon, hindi na siya nag-turn on. Ayan, nakikita niya. Kahit anong pindot ko. Pero naka-on yan. Yung screen niya na damage, dumami lalo yung pink, tapos yun, nag-blackout na siya. Ngayon, yun ang isang lesson na natutunan ko. So, dapat pag may nakita ka ng isang pagkakamali o issue dun sa device na pinapalit mo, huwag mo na agad tanggapin. Sa shop, yun nga. Pagdating sa shop, kukuripotin ka naman nila. Kukuripotin nila yung budget mo pagdating sa pakikipag-trade kung ipapalit mo. Pagdating naman sa pagbili ng second hand, kung bibili ka sa isang shop, makukuha mo ng mura pero limited yung model dun sa budget mo. So dapat mas mataas-taas na budget para makakuha ka rin ng mas magandang model. So may mga price ranges din naman sila kasi na dapat nilang sundin para kumita sila kasi hindi naman sila magpapalugi. Kunwari, makikipag-trade ka, ititrade in mo to sa
isang model na mas mataas, syempre magdadagdag ka kahit konti o kaya kung ano yung mapag-uusapan yung price. Pwede nyo pa rin tawaran yun. Pero yung disadvantages na dun, yun nga, kukuriputin yung phone mo lalo na kung makikipag-trade-in ka. Kasi konti lang ang, ano, konti lang yung halaga ng iti-trade mo kumpara dun sa kukunin mo mula dun sa shop. Tip number 2, importante ito sa lahat at hindi mo dapat makalimutan. Syempre kung bibili ka ng smartphone o kahit anong gadget kailangan, mag-research ka tungkol sa smartphone na bibilin mo o sa gadget na bibilin mo. Kung meron kang pinagpipilian na gadgets o smartphone, syempre, isa-search mo lahat ng specifications tungkol dun, yung mga issues, kung meron bang history itong smartphone na to na nagpo-boot loop or nagiinit masyado or may battery drain or prone sa screen burn gaya ng mga AMOLED na screen ng Samsung. Mas prone sila sa screen burn. So, kailangan mo i-research yan. Talagang kailangan mo i-compare. Kunwari, bibili ka ng isang Samsung device kumpara sa isang Huawei. Sa Huawei, alam naman natin na yung mga pinaka-latest phones nila ay hindi na supported ng Google. Wala ng Google services, so may sarili silang app gallery. Tapos kung hindi ka man fan ng app gallery at gusto mo pa rin ng Google, so syempre, tatanggalin mo na sa option mo yung Huawei. So, pili ka na lang ng ibang brand na may Google, gaya ng Samsung o kaya Oppo, ganyan. So, i-consider mo rin lahat ng mga specifications ng device para malaman mo kung anong hinahanap mo. Ngayon, pwede kang pumunta dun sa lugar kung saan mo balak bilhin yung smartphone na second hand, kunwari sa isang shop or stall sa mall man yan o kung saan mong lugar. Pwede kang mag-spend ng time ng isang araw o kaya kung ilang oras mo gustong maghanap-hanap ng mga vendors na may magandang presyo pagdating sa napili mong smartphone para makompare mo na rin yung mga prices ng shops. Importante rin naman talaga sa lahat ang price maliban dun sa features at saka sa mga specifications ng device. So, pag nahanap mo na yung specific shop na yon o kaya specific seller kung sa online man, so, ready ka na makipag-deal. Number 3, gaya nga ng sinabi ko kanina, tanungin mo dapat kung yung owner ba ng smartphone na yon ay first owner or second owner. So, ito sa part na to, hindi talaga natin malalaman kung totoo yung sinasabi ng seller eh. Pero, as much as possible, tanungin mo siya sa lahat ng point o lahat ng parts ng pagbebenta ng smartphone kung talaga bang totoo yung sinasabi niya. Kasi minsan naman mahuhuli natin yung totoong sinasabi ng tao pag talagang may napapakita siyang ebidensya. Minsan pag kasama yung box, di ba? Minsan talaga humahanap tayo ng box na kasama ng device. May kasama pang receipt, yung warranty. Binibenta na agad nila ng second hand. So, yan yung mga proof na bago-bago pa yung device or yung smartphone. Tapos, makikita mo rin naman sa hardware kung may mga gasgas na o may damages. Tapos, may ibang part naman na hindi mo rin makikita sa hardware, sa damages, kasi sobrang ingat gumamit nung seller na yon ng smartphone niya. So, gawin mo na lang talaga yung best mo para matanong siya at mapasagot siya ng sobrang honest pagdating sa binibenta niyang smartphone. Tip number 4, i-check kung may physical damage ang smartphone. I-check mo yung mismong smartphone kung may mga dents, scratches, sign ng pagkabagsak. Tapos check mo yung mga ibang parts like buttons, kung okay pa yung buttons, kung maayos pa mapindot. Tapos check mo rin yung mga ports, USB port, 3.5mm headphone jack kung gumagana. Tsaka yung mga sides ng body ng smartphone kung may mga nakaangat, kasi yung mga smartphones natin ngayon nakakabit lang sila using adhesive, yung sobrang madikit na glue para pagdikit yung front and back side ng phone. So yan yung mga bagay na i-check mo pagdating sa hardware, physical damage ng phone. Tip number 5, pwede nyo ring i-check yung IMEI ng isang smartphone.
yun yung makikita nyong number na I think 16-digit number yon na pwede nyo i-verify para makita nyo yung specification ng phone, exact specification kung anong region galing yung phone, like Asia or Middle East or sa US, ganun, or Europe. So yung IME ay makakatulong yan para ma-verify nyo kung legit ba talaga yung phone na binibili nyo, gaya ng iPhone at iba pang mga Android devices. Pwede nyo rin ma-verify yung pagiging original ng phone sa pamamagitan ng pag-check ng serial number dun sa mismong website ng manufacturer gaya ng Samsung at iPhone. Minsan, pag sinabi sa inyo na pasok pa sa warranty yung smartphone, makikita nyo dun sa website ng Apple at saka iba pang brands yung warranty information about dun sa device na binibili nyo. So makikita nyo at ma-verify nyo na talagang may warranty pa yung device. Tip number 6. Ito mahalagang tip to dahil dito tayo nagkakasundo lahat. Subukan nyong tawaran yung smartphone na binibili nyo. So lahat naman tayo nagkaroon ng experience kung paano tumawad sa isang item na binibili natin. Ngayon itong smartphones, pwede nyo rin itong tawaran. So, gaya na sinabi ko kanina, mas may advantage kang makatawad ng mas malaki at mas magandang presyo pagdating sa mga seller na binibigyan mo kung tao sila direct sa kanila yung smartphone. Gaya ng mga seller na namimit mo sa online, Facebook Market, OLX, dito sa UAE, The Bizzel. So, yung mga ganong klaseng seller. Pagdating naman sa shop, makakatawad ka rin naman pero talagang may isang point lang ng presyo na sagad na para dun sa seller. So, respect mo rin yung presyo nila para magkasundo kayo ng maayos at pwede nyo naman pag-usapan ng maayos yun hanggang sa kung anong mapagkasunduan nyo. Tip number 7, importanteng isave ang number ng tao na nakausap mo o tao na pinagbilhan mo o kaya yung shop na pinagbilhan mo nung smartphone. So, napaka-importante nito kasi pagkatapos nyong makipag-deal sa isa't isa at pagkatapos mong mabili yung smartphone, syempre, hindi may iwasan na may mga issues pa rin na hindi mo na-check at na-double-check dun sa mula sa time na nagkasundo kayo hanggang sa makauwi ka na sa bahay nyo at bigla na lang may susulpot na mga issues, mga maliliit na problems dun sa device. Ngayon, kailangan mo ng support mula dun sa previous owner o kaya dun sa seller sa shop. So, yung sa shop, makapagbigay talaga sila ng support sa'yo kasi bibigyan ka nila ng at least 7 days checking warranty. Pwede mong ibalik, gaya na sinabi ko, pwede mong ibalik yun sa shop at palitan ng same unit or ibang unit. Pagdating naman sa tao, dito tayo nagkakaroon ng disadvantage kasi minsan maayos kausap yung tao sa personal pero pagdating ng after sales, yung part na yun, hindi mo na sila mahagilap. So, importante pa rin na isave mo pa rin yung number. At least, matawagan mo sila or kontakin mo through text or kung paano mo sila makakontakt. Pero at least sana mag-respond sila dun sa support na hinihingi mo. Last but not the least, tip number 8. Ito yung importante rin kung talagang hindi ka mapigil sa pakikipag-exchange o pakikipag-trade ng smartphone mo or hindi mo mapigil yung sarili mo na ibenta ulit yung smartphone mo para bumili ng ibang brand o bagong labas na smartphone na second hand. So, kailangan mong ingatan ng mabuti yung smartphone na hawak mo ngayon para maibenta mo pa ulit sa magandang presyo sa susunod na customer o sa buyer ng smartphone mo para magkaroon ng value yung smartphone mo. Kasi kung may damage na yan, kung may dents, may scratches, kung gaano kalaki yung mga damage niyan sa smartphone mo, ganun din kalaki yung presyong dapat ma-consider na ibaba. Siyempre, hindi lang naman ikaw nagbebenta ng second hand na smartphone, kundi meron ding ibang tao. So, para i-summarize ang topic na to, ano ba ang mga pros and cons ng pagbili ng second-hand smartphone? Isa-isahin natin, unahin natin ang pros. So, una sa pros, makakatibid ka ng pera. Bakit? Kasi syempre, imbis na bumili ka ng brand new na smartphone model na to, specific na smartphone model na to, syempre, malaki pa yung presyo nito sa market at sa ibang mga shop na nagtitinda ng brand new.
So, pagbinenta ng ibang tao yung gandong eksaktong model ng second hand, bababa na yung presyo niya at least mula dun sa presyo ng brand new. Dahil nga mababa na yung presyo ng second hand model na yon kumpara dun sa brand new, syempre makukuha mo na yung gusto mong model sa mas murang halaga, sa mas mababang halaga. Next na pros ng pagbili ng second hand smartphone ay yung makakapag-upgrade ka ng mabilis. Kunwari, meron kang S8 Plus. Gusto mo mag-upgrade sa S9 dahil S9 ang kasunod nun. Kunwari, gusto mo lang i-trade in yung smartphone mo na S8 Plus o kaya ibenta mo muna tapos dagdagan mo ng konting pera. Ganun din naman ang mangyayari. Kung iti-trade in mo siya, magdadagdag ka ng konting halaga or kung magkano man dapat kailangan mong idagdag. At pag binenta mo naman yung S8 Plus mo, makakuha ka ng mas malaki kumpara dun sa iti-trade-in mo. So, ikaw na lang mamimili kung anong mas prefer mo. Last but not the least sa pros, yung magkakaroon ka ng iba't ibang model ng smartphone kada buwan. So, kung ikaw yung taong mahilig mag-shift at gumamit ng iba't ibang operating system ng smartphone from iOS to EMUI or to MIUI, so, kada buwan pwede mong matry at matest itong mga software features ng mga smartphone na to at yung mga kung ano pang advanced features na meron sila. Kada buwan, pag magpapalit ka ng smartphone, kada buwan bibenta mo yung smartphone mo, bibili ka ng second hand smartphone sa mas murang halaga para mas mabilis mong makuha yung smartphone. So, kada buwan makakapagpalit ka ng smartphone. Naman tayo sa mga cons ng pagbili ng second hand na smartphone. Siyempre, kung may pros, meron din naman cons, hindi may iwasan yan. Unang-una sa lahat, prone ka sa panloloko. So, kagaya ko, natuto na ako ng konti sa mga ganyang klaseng panloloko. So, may time na hindi maiiwasan na may isahan ka nung exchange mo or may isahan ka sa presyo ng bibilhan mo ng smartphone. So, may time na ganun talaga. Pero alam niyo naman, matututo naman tayo pagdating sa mga ganyang sitwasyon. But not the least sa cons ng pagbili ng second-hand smartphone ay yung pagiging addict sa pagbili ng bagong second-hand na smartphone. So, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, may tendency na magpalit ka ng smartphone kada linggo o kada buwan. So, sa huling part ng vlog na to, pag-usapan natin yung lesson. May lesson ka bang matututunan sa pagbili ng second-hand na smartphone? Actually, meron. Kasi parang ma-appreciate mo yung paggamit ng mga second-hand na items na maisip mo na pwede naman pala talagang bumili ng second-hand items at hindi mo kailangan laging bumili ng brand new dahil unang-una sa price, i-consider natin. Tapos, kung bibili ka ng second-hand na smartphone or kung ano mang gamit yan, sisiguraduhin mo lang naman na maayos pa yung item na bibilhin mo. Kasi minsan mayroong mga tao nagbebenta ng items agad-agad na kakabili lang nila pero nagbabago yung isip nila. So ipopost agad nila online or ibebenta nila sa shop. Pag nakita natin yung mga items na yun, minsan magandang maganda pa talaga. Pwede mo pa siya ikumpara sa pagbili ng brand new na smartphone. Siyempre dahil nilabas ko rin tong vlog na to sa panahon na may COVID, ang pinaka-importante sa lahat, kung makikipag-meet up ka sa isang tao or pupunta ka sa shop, kailangan mong maging secured at safe. Kailangan magsuot ng mask palagi paglalabas at siguraduhin mo yung social distancing at doblehin mo na yung security sa pagsusuot ng gloves para lahat ng gadgets na hawakan mo sa shopman o dun sa taong kausap mo ay hindi makakapagpasa sa'yo ng virus. So, pagdating sa bahay, i-disinfect mo rin ng mabuti yung device na nabili mo. So, kailangan mong bumili ng disinfectant or kung ano mang ginagamit mo para malinis yung device bago natin gamitin. Thank you guys sa panonood ng vlog na to at sana may natutunan kayo kahit konti at sana matulungan ko kayo sa pagbili ng second hand na smartphone. Kung may mga nakalimutan man akong sabihin o banggitin dito sa vlog na to, comment nyo na lang sa baba at i-share nyo na rin tong video na to para makatulong din tayo sa ibang tao na nagbabalak kung bumili ng second hand smartphone. So, thank you guys sa panonood at see you ulit sa susunod na vlog.